Praise the Lord, God bless you po ating beloved singers. Minamahal tayo po lahat tayo minsan ang pang tumayo bilang pagbigay galang po natin sa banal na salita ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal, atin pong ipigit ang ating mga mata. Patnubayan tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Dakilang Diyos, mapagpala po naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyong matamis at mapagpalang pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit at ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Ikaw ang aming kanlungan, Panginoon, ang aming tanggulan na ikaw, ang aming matibay at matatag na sandigan na ikaw. Sa ganang amin, mahal na Panginoon, ay wala po kaming magagawa kung ikaw ay wala. Sa oras na ito, batid mo ang aming mga pangangailangan espiritual. Minsan ang pa'y gamitin mo at kasangkapanin ang iyong mga salita upang mabusog ang aming mga kaluluwa. Maging abang lingkod, tunin at sa ganang akin, wala po akong magagawa. Mahal na Panginoon, anoint thy words, there is Jesus. Put thy words in my mouth, mahal na Panginoon. Leading prayer for beloved honorable pastor ay sama-sama naming sinasaway. Ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang gawa at lalang ng kaaway. Cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Everybody shout, praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Luwalhatiin po ang dakila at banal na pangalan ng ating buhay na Diyos. At minsan ang pa, muli mga minamahal, ang pinakamataas na kapurihan, kaluwalhatian at pagsamba ay natatanging sa ating mahal na Panginoong Jesucristo po lamang. And I give double honor and respect to dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist, Will Distrad Almeda, the intent prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teaching, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, our beloved children, to all blessed Almeda family, at ganun din naman sa mga loved ones po ng ating beloved ordained preacher, kay Andy, sa lahat ng aking beloved co-preachers, beloved co-workers, at sampu sa mga katuwang sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sa lahat po ng ating pong mga beloved webcast viewer, happy viewing po. Minamahal sa inyong pong lahat, patuloy po ninyong ang tabayanan ng banal na gawain ng Diyos hanggang sa tayo po'y matapos upang lubos-lubos ang biyaya at pagpapala ng mahal na Panginoon ay pagkaloob po sa ating lahat. Sa lahat ng ating mga kapatiran, mga minamahal na narito ay magandang-magandang tanghali na po sa inyong pong lahat. At tayo po'y dadako sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain. Ating pong ihanda ang ating pong mga ballpen, ating pong mga papel at ating mga Biblia na latigit sa lahat. Ating pong ihanda ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ating pong munang i-focus yung ating oras, ating atensyon sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon upang i-bless tayo ng ating buhay na Diyos. Ang ating pong maikling topic o mga minamahal ko sa oras nito is the true worshipers. Amen? The true worshipers. Yung mga totoong mga mananamba. Sapagkat batid po natin, mga minamahal, sa ating panahon ngayon, napakaraming sekta, napakaraming denominasyon, napakaraming mga relihiyon at mga pananampalataya. Lahat po yan ay nag-a-attempt, mga minamahal, to worship God. Sila po ay nag-exercise, pinapractice po nila yung pag-worship sa ating mahal na Panginoon. Ngunit ang nakakalungkot, mga minamahal, hindi po lahat ng worship ay accepted by God. Hindi po lahat ng pagsamba ay tinatanggap ng ating mahal na Panginoon. May mga pagsamba na rinireject ng Diyos. Amin po ba? Sangayon po ba kayo, mga minamahal, na meron pong pag-worship, meron pong pagsamba na rinireject ng mahal na Panginoon, hindi po tinatanggap ng Diyos. Kagaya ng pag-worship, pag-offer ni Cain, mga minamahal at ni Abel, kaninong worship, kaninong pagsamba, kaninong offering, ang tinanggap lang ng mahal na Panginoon, yung mga minamahal, offering lang ni Abel, pero yung offering ni Cain ay rinireject ng ating mahal na Panginoon. Pero alam niyo po ba na ang mahal na Panginoon, every time, ano man ang ginagawa ng Diyos, ano man ang desisyon na ginagawa ng mahal na Panginoon, ay mayroon pong sapat na reason ng Diyos. Hindi po siya gagawa ng anumang bagay na wala siyang mabigat, mga minamahal ko, na dahilan. Kaya we believe, everybody shout praise the Lord, we believe na may reason ang mahal na Panginoon bakit niya rineject yung offer ni Cain. Amen. At the same time ay tinanggap po niya yung alay ni Abel. May purpose, may reason ang mahal na Panginoon. Kasi si Abel, naghandog si Abel nung pinaka the best. Amen. Everybody shout praise the Lord. Pinili niya yung pinaka mataba.
Pinili niya yung pinakamalusog. Pinili niya yung pinakamalaki. Pinili niya yung pinakamagandang tupa sapagkat siya po ay isang shepherd. Si Cain, mga minamahal, siya po ay teller of the ground. Ang ibig sabihin noon, ang teller of the ground, tagapagbungkal ng lupa, ang trabaho ni Cain. Which is si Abel, ang trabaho niya ay bantayan, ang magbantay ng tupa. Kaya doon po kumuha si Abel ng kanyang i-offer sa ating mahal na Panginoong Jesus. Doon po sa kanyang inaalaga ang mga tupa. Pinili niya yung pinakamaganda, pinili niya yung pinakamataba, pinili niya yung pinakamalaki, pinili niya yung pinaka-the best. Siyempre nga naman, mga minamahal, Diyos ang ahandugan mo eh. Bakit ka pipili ng pilay? Bakit ka pipili ng maliit? Bakit ka pipili ng may kapintasan? Bakit ka pipili ng bulag? Bakit ka pipili ng isang handog na hindi po maging kaaya-aya sa mahal na Panginoon? Kaya matalino po si Abel, pinili niya yung pinakamagandang alay. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Nalugod ang Diyos. Anong sabi ng Biblia? Liningap ng mahal na Panginoon ang alay ni Abel. Kayun din naman nalilingap niya si Abel. Sapagkat kapag ang handog ay lingapin ng Panginoon, gayon din naman nalilingapin ng Panginoon yung naghandog. Which is si Abel o si Cain rather, mga minamahal, hindi tinanggap ng mahal na Panginoon. Rineject ng Diyos yung offering na inoffer, mga minamahal ko, ni Cain. Bakit po? Siguro ang kanyang inandog, mga minamahal ko, ay baka nabubulok na. Amen. Baka, mga minamahal, tira-tira na lang ng kanyang ginamit. Yung tira, yun ang kanyang inandog. Hindi natin alam kasi walang biblical written eh. Amen? Puro lamang po tayo, baka ganito, baka ganon. Pero ang sabi ng Biblia, hindi tinanggap dahil ang handog ni Abel o handog ni Cain ay meron pong kapintasan. Amen? Kaya hindi po inaccept ng mahal na Panginoon ang handog ni Cain. Kaya hindi po lahat ng mga worship na inaalay ng tao ay accepted by the Lord. Ang iba ay rin-reject ng ating mahal na Panginoon. Kaya yung true worshiper, mga minamahal, meron po tayong ilan na mga initial observation regarding sa true worshiper. Ang unang-una, mga minamahal, the true worshiper worshiping the Lord or mga minamahal, expressing their desire to worship the Lord that even the distance could not hinder. That is a true worshiper. Amen? The true worshiper expressing their desire to worship the Lord that even the distance could not hinder. Yung totoo daw pong mga mananamba. Amen? Yung totoong mananamba, ini-express nila yung kanilang desire sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, yung tinatawag na spiritual longing, yung desire ng kanilang puso, sapagkat tayo pong mga totoong mga mananamba, nasa kaloob-looban na natin, mga minamahal, naka-built-in na sa ating mga puso, yung sumamba sa ating mahal na Panginoon. Kagalakan natin ang magpuri sa Diyos. Kagalakan natin ang umawit sa mahal na Panginoon. Masaya tayo kapag naglilingkod tayo sa Diyos. Doon po nabubusog yung ating mga kaluluwa sa pagkat ang kabusugan ng ating kaluluwa ay hindi po literal na pagkain. Amen. Kagaya ng mahal na Panginoong Jesus, siya po ay linapitan ng isang apostoles, binibigyan siya ng pagkain. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ako'y busog, ako'y kumain na. Anong sabi ng apostoles, Panginoon, kailan ka namin nakitang kumain at sumubo kahit isang pagkain lang? Ang sabi ng Panginoon, sa bawat gumaganap ako ng kalooban ng aking ama, ako'y kumakain, ako'y nabubusog. Amen. Yun po'y spiritual. Everybody shout praise the Lord. Yung kabusugan ng ating kaluluwa, mga minamahal, ay ang pagsunod natin sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Pinapakain natin, sinasatisfied natin yung ating mga kaluluwa kapag tayo po, minamahal ko, ay sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon kagaya ng ating beloved Jesus Christ. Mga minamahal, design niya yung sumunod sa kalooban ng Ama. Kaya nga po ang sabi niya, ang aking pagkain ay ang pagsunod sa kalooban ng aking Ama. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. The true worshiper expressing their desire. Hindi po tayo papayag. Amen. Amen. Hindi tayo papayag na hindi natin ma-express. Hindi tayo papayag na hindi natin maipahayag yung nilalaman ng ating mga puso. Sapagkat kapag itago natin, hindi natin express, hindi natin ilabas yung nilalaman ng ating puso, mga minamahal, mahirap. Mahirap para sa atin kapag hindi natin ipahayag yung ating pagsamba sa mahal na Panginoon. Amen? Kailangan natin express. Kaya nga, kung maaari lang, gusto nating sumigaw eh, di ba? Gusto nating pumalakpak, gusto nating sumigaw ng malakas. Kaya lang, hindi pa pwede.
Everybody shout praise the Lord. Kaya, tiis-tiis muna. Kaya nga sabi namin doon sa mga outreach, sa dako ng Asaan, sa dako ng Lourdes, nung nandun pa ang gawain, mga minamahal, sabi ko, pinagpala kayo dito dahil hindi pigil ang inyong pagsigaw, hindi pigil ang inyong pagpalakpak, hindi pigil ang inyong pagpupuri. Doon sa CDO, pigil na pigil yung palakpak ng kapatiran, lalong-lalo na kung overnight. Amen? Pero ganun pa man, mga minamahal, sabi pa nga ang Diyos ay hindi bingi. Kahit bumulong lang tayo, naririnig po yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung longing of our soul, mga minamahal, desire ng puso natin, inaasam ng ating mga kaluluwa, mga minamahal, ay pilit po natin yung ipinapahayag. Gusto nating sumamba. Mga minamahal, sometimes marami pong struggles sa ating pong pag-worship. Sometimes marami pong hadlang sa ating mga pagdalo. Pero hindi tayo pumapayag na hadlangan. Dahil, mga minamahal, yan po nasasatisfied yung mga kaluluwa natin every time na nasusunod natin yung kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya makita po ninyo, kapag hindi po tayo nakadalo ng Miyerkules, hindi ka makadalo ng Biyernes, hindi ka makadalo ng Linggo, meron pong something lackness ba? Yung emptiness na parang kahit wala kang problema, kahit wala kang mabigat na suliranin, pero nagtataka ka ang bigat-bigat ng nararamdaman mo. Naka-experience na kayo niyan, minamahal? Na parang may hinahanap ka na something kulang ba sa puso mo, sa isip mo, mga minamahal, dahil hindi po yan kayang punuan ng pagkain, kahit kumain ka na kumain ng marami, hindi ka masasatisfied, maniwala ka, dahil yung emptiness, yung hinahanap mo, longing ng kaluluwa mo, hindi kayang punuan ng pagkain, ng maraming pera, ng maraming inumin, masasarap na pagkain, hindi po yan kayang masatisfied, hindi po yan kayang punuin. Ang tanging makapagpupuno lamang niyan, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon ng Jesucristo. Kaya nga po, there's no distance. Even the distance could not hinder kahit gaano kalayo ang gawain. Amen. Amen. Inaabot ng mga true worshipers. Kaya mga minamahal, sabi rito in Matthew chapter 2 verse 1 after verse 2, basahin po natin. Tapos talon po tayo sa verse 11. Kindly po. Sa aklat ng Mateo, kabanata 2:1 hanggang 2, nang ipinganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa mga kaarawan ng hari si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ang nagsidating sa Jerusalem mula sa silangan na nagsisipasabi, saan naroon ang pinganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin. 11. At nagsipasok sila sa bahay at nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang ina si Maria. At nang mapatira pa sila at nagsamba sa kanya, at ang pagkabukas nila sa kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyan at mera. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po yung mga Magi people, they came from the land of Magi, from the east, mga minamahal. Ang ating mahal na Panginoon ay nasa Bethlehem, nasa west ang mahal na Panginoon. Yung people of Magi, the three Magi people from the land of Magi, mga minamahal, they are come from the east. Yan po yung sinasabing mga minamahal sa kanta na merong tatlong haring nagsidalaw. Actually, hindi po yung three kings. Amen. Mali po yung kanta na yon. Yun po ay three wise men. Sa Tagalog, mga minamahal ay pantas. Sa Bisaya, tatlong mago. Amen. Sa Tagalog, pantas, mga minamahal. Everybody shout praise the Lord. Yan po ay pantas. Tinatawag na three wise men. Hindi po yan king. Everybody shout praise the Lord. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. They travel hundreds of miles. Just imagine, they travel hundreds of miles. Makarating lang sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ano ang purpose, mga minamahal? To worship the Lord. To express their desire to worship the Lord, that even the distance could not hinder, kahit po gaano kalayo, mga minamahal ko ang Bethlehem. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Kahit po gaano kalayo ang Bethlehem, ito po'y pinuntahan, mga minamahal ko, ng tatlong Magi, yung tatlong wise men. Narating po nila yung Bethlehem. They travel hundreds of miles. Napakalayo ng kanilang trinabel. Amen?
Amen. Ang sabi rito, mga minamahal sa Tagalog, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo, sapagat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin. Sa verse 11, at nagsipasok sila sa bahay at nakakita nila ang mga sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria at nagpatira pa sila at nagsisamba. They fell down and worshiped the Lord. Amen. Sila po ay mga minamahal lumuhod. Sila po ay nagpatirapa. At ang sabi ng Biblia, sinamba nila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. They expressed their desire that even the distance could not hinder. Kahit gaano kalayo, nararating po yan ng totoong mananamba. Amen. Kaya nga po may testimony, mga minamahal, na kahit daw ilagay sa bukana ng bulkan ang gawain, ay dadalo sila. Amen. Kahit daw ilagay sa bukana ng bulkan ang gawain, ay dadalo sila, mga minamahal. I think wala naman sigurong preacher na maglalagay ng gawain sa bukana ng bulkan eh. Meron po ba sa tingin ninyo? Sa tingin lang ninyo, meron po bang preacher o pastor o preacher na maglalagay ng gawain sa bukana ng bulkan? I think wala siguro. Dahil pag sumabog yung bulkan, amen. Amen. Parang hindi nyo na-gets, mga minamahal. Ayaw nyo tumawa eh. Everybody shout praise the Lord. Diba? Kung may preacher, I think masususpindi siguro yung preacher na yan kung maglagay ng chapel doon sa bunganga. Yung bukanan, it means bunganga ng bulkan. Doon ilalagay yung chapel. I think wala naman sigurong preacher na maglalagay ng chapel sa bukanan ng bulkan. Dahil naalala ko, nung ako po yung nasa yung sadako ng Burunga na Stern Samar, meron pong mga minamal location doon. Meron ng bahay, ha? Idinodonate mga minamahal ng kapatiran para doon magdaos ng gawain. Ang problema, mga minamahal, na sa blind curve, pagliko, mga minamahal, galing sa taas yung sasakyan, and then biglang liliko, mga minamahal, yung lupa, yung bahay na gusto niyang idonate sa gawain ay naandyan sa gitna kung saan liliko, mga minamahal ko, yung mga bus, yung mga truck galing sa taas, ha? Amen. Pina-counsel ko muna sa ating beloved mga minamahal, Minister Junis Guerra, beloved husband po ng ating beloved Ate T, eldest daughter po ng ating beloved honorable pastor. Nagpa-counsel po muna ako. Sabi niya, beloved Kuya Jun, ito po ang sitwasyon. Sabi niya, Brother Joe, huwag mong ilagay sa critical ang gawain ng mahal na Panginoon. Sabi niya, malay mo galing sa taas, biglang mawalan ng preno, ipaliko, tatalon doon sa chapel, doon nagdadaos tayo ng gawain. Sabi niya, totoo, buhay ang Diyos natin. Ang Diyos natin ay nag-iingat, pero kailangan din nating i-safety yung kinalalagyan ng gawain. Amen? Everybody shout praise the Lord. Siguro ang ibig sabihin ng testimony ng ating kapatiran, kahit gaano kalayo ang gawain, ay mararating niya. Dahil totoo po yan, meron tayong mga kapatiran sa dako nga ng Maynila eh. Sa dako ng Maynila, dadalo sa gawain. Walang pamasahe, walang pera. Kakausapin yung driver. Kaya niyo yun? Naka-experience na kayo ng ganun? Kakausapin mo yung driver, kakausapin mo yung konduktor, tapos makikiusap ka, Brad, mamang driver, mamang konduktor, ako'y dadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, wala akong pera, wala akong pamasahe, pwede ba akong makisakay? Mga minamahal, alam po ninyo, napakahirap gawin po nyo. Pero may mga kapatiran tayo, walang-wala, walang pamasahe, kinakausap ang driver, kinakausap ang doktor, para lang makarating sa gawain ng mahal na Panginoon. Kapag walang nagpapasakay, minamahal, naglalakad, ilang kilometro ang linalakad nila. Just imagine from Novaliches, mga minamahal, to Amoranto, napakalayo ng distansya na yan. Pero binupuntahan nila yan para lamang ma-express nila yung kanilang desire sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Pagdating doon, mga minamahal, sa overpass, nagulat siya dahil sinalubong siya ng dalawang lalaki. Ang sabi ng dalawang lalaki, hold up ito. Siyempre, sino ba naman ang matutuwa kapag sabihin kang hold up? Nagulat siya. Natakot siya, mga minamahal. Siya po'y biglang pumikit, nag-pray. Mahal na Panginoon, huwag mo akong pababayaan. Ang sabi niya sa hold upper, mamang hold upper, pag in-hold up niyo ako, wala akong pera. Naglakad nga lang ako from Novaliches. Gusto kong dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Wala akong kapera-pera, kaya ako naglakad. Maya-maya dumukot yung hold upper. Mga minamahal, kumuha ng 50 pesos sa kanyang wallet. Ibinigay doon sa kapatiran, mga minamahal. Sabi niya, ito ang pamasahe, dumalo ka na. Amen? Siguro isip-isip ng hold up, pero pambihirang hold up ito, tayo tuloy ang na-hold up. Tayo tuloy ang nakuhaan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, di ba? Kahit gaano ka critical, yung true worshiper expressing their desire to worship the Lord that even the distance could not hinder. Sa dako po ng mga minamahal, Ubay Bohol,
Meron pong isang isla doon na tinatawag na bawod. Noong unang panahon, wala pa silang gawain. Mga minamalang gawain ay naandoon sa dako ng Ubay Bohol. Imagine, every time Wednesday, Friday, Sunday, gustong gusto nilang dumalo. Dahil ang totoong Kristiyano, ang totoong umiibig sa mahal na Panginoon, yung true worshiper, in-express nila yung kanilang desire sa pagsamba sa mahal na Panginoon. Yan po'y isla ng bawod, sila po'y nasa Ubay Bohol. Every time na mayroong gawain, sila po'y lumalangoy. Patawid sa isla para lang makadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Di ba? Grabe yung kanilang desire, grabe yung kanilang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Dahil kung hindi pa ganoon kalalim yung asam ng kanilang puso na sambahin ang mahal na Panginoon, hindi nila gagawin yun. E may mga kapatiran nga tayo na walking distance nga lang, chapin na, hindi dumadalaw eh. Diba? So depende po yun sa lalim ng pag-ibig natin sa ating mahal na Panginoon. Depende po yun sa pag-ibig natin sa Kanya. Nakadepende po yan sa pagmamahal. Imagine from bawod, hindi ako nagkakamali, siguro 3 kilometers, kung baga by land lang ha. Yun ang layo, yun ang kanilang lalanguhin. Basa sila, yung kanilang damit ilalagay na lang nila sa isang jug na malaki yung bibig. Doon nila pinapasok yung kanilang damit, binabalot lang nila ng plastic, tapos sila po'y lumalangoy na, tumatawid. Pag uwi, mga minamal, tinatanggal yung kanilang pansambang damit, isinusuot na naman yung basa, lumalangoy na naman, pabalik, Wednesday, Friday, Sunday, minamahal, dumalaro sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil tayo pong mga totoong mananamba sa mahal na Panginoon, ang ating kabusugan ay ang kapuspusan ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Doon tayo humuhugot ng kalakasan. Doon tayo humuhugot ng lakas. Dahil kapag hindi ka dumalo, Miyerkules, Biyernes, Linggo, maniwala ka sa akin, tiyak na bagay, manlalamig ka. Manlalamig ka kapag hindi ka na nakakadalo. Kasi doon tayo humuhugot ng panibagong kalakasan eh. Iba po yung live webcast, amen, yung live streaming sa aktual na gawain ng mahal na Panginoon. Sa dako po ng Taiwan, may kapatiran tayo na mga minamal palaging nag-chat sa akin, humihingi ng mga minamal mga record ng preaching namin dito. Isinisend ko sa kanya. Sabi niya, Kuya, alam mo, pinagpala yung mga kapatiran dyan sa Pilipinas dahil malayang malaya silang nakapagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Sila, malayo sa gawain, mga minamal. May gawain tayo sa Taiwan, pero malayo siya masyado doon sa location na meron tayong banal na gawain. Kaya kapag umaalis yung kanyang amo tuwing umaga, piniplay niya yung mga record ng mga preaching namin dito, mga minamal. Ang sabi niya, habang siya'y nagluluto, habang siya'y naglalaba, habang siya'y naglilinis sa buong bahay, naririnig niya yung pangangaral ng salita ng mahal na Panginoon. Nagugulat na lang siya, tumutulo na ang mga luha sa kanyang mata. Bless na bless siya, mga minamahal, sa pag-ibig at kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Okay lang yon. Mag-live streaming ka. Dahil kinukonsider yan sa ating panahon ngayon. Gawa nga ng nasa ECQ tayo, okay lang po yun, yung live streaming. Pero pag may gawain na, amen, malapit ka doon sa Lourdes, malapit ka sa saan, mga minamal, malapit ka kung saan merong gawain, dumalo ka sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil iba po yung nagsasakripisyo tayo. Amen? Isipin mo, mga minamahal, magbihis ka, maligo ka, magayat ka ng maaga, bababa ka ng bahay, sasakay ka ng sasakyan. Mga minamahal, sometimes ang iba sa atin, dumadalo tayo kahit may mabibigat na mga problema. Dumadalo tayo kahit may pagsubok. Dumadalo tayo kahit nasa gitna tayo ng trials. Alam po ninyo, kapag dumalo tayo na nasa gitna tayo ng kabigatan sa ating pong mga kalagayan, sitwasyon natin, pagdating natin sa banal na gawain, pagpasok pa lang natin, mga minamal, sa gate ng chapel, itataas natin ang ating mga kamay. Salamat, Lord! Nandito ako sa gawain mo. Salamat, mahal na Panginoon. Nakadalo ako sa araw na ito. Amen? So, masarap yung pagsamba na mayroong sakripisyo. Kapag nasa bahay lang tayo, mga minamal, maraming istorbo doon. Pusa natin, aso natin, kung ano-ano ang naiisip natin gawin, hindi tayo nakakapag-focus sa pagsamba sa mahal na Panginoon. Iba yung aktwal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga may mga kapatiran tayong nagsasakripisyo. Imagine 5 hours, linalakad nila, makarating lang sa gawain. 5 hours ha? Every hour, sabihin na natin, may 2 kilometers na nilalakad. Every hour, 2 kilometers per hour ang lalakarin. Pinaka-list po yun. Imagine mo, mga minamal, 5 times 2, that is 10 kilometers.
linalakad nila yan para lang makarating sa gawain. Uuwi another 10 kilometers, that is 20 kilometers, mga minamahal. Kung hindi po malalim ang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon, hindi mo kayang gawin yung mga sakripisyo na yan. Maipahayag mo lang ang nilalaman ng iyong damdamin para sambahin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Pangalawang initial observation natin, mga minamahal, the true worshiper worshiping the Lord with a cause. Yung totoong mga mananamba, mga minamahal, sumasamba po yan, in-express, pinapahayag nila, mga minamahal, yung kanilang pagsamba, ayaw po nilang sumamba ng pagsambang walang halaga. Gusto nila may value. Everybody shout praise the Lord. May halaga yung kanilang pagsamba. Yan po yung sinabi ni King David, mga minamahal, I cannot offer anything that cost me nothing. Ang sabi niya, hindi ako maghahandog ng anumang uri ng handog na aking ihahandog sa Panginoon na walang halaga. Amen? Dahil at that time, mga minamahal, basahin muna natin ang talatang ito from the book of 2 Samuel chapter 24, verse 24 up to verse 25. Kindly po, mga minamahal, sa ating Bible reader. Sa aklat ng pangalawang Samuel, kabanata ay 24, ang talata ay 24 at hanggang 25. At sinabi ng hari kay Arauna, huwag kundi katotohanang bibilhin ko sa iyo sa halaga. Hindi nga ako maghandog ng mga handog na susunugin sa Panginoon kung Diyos na hindi nagkahalaga sa akin ng anuman. Sa'yo kayong binili ni David ang giikan at ang mga baka na 50 siklong pilak. 25. At nagtayo roon si David ng isang dambana sa Panginoon at naghandog ng mga handog na susunugin at ang mga handog tungkol sa kapayapaan. Sa gayoy nagdalangin ang Panginoon dahil sa lupain at ang salot ay tumigil sa Israel. Amen. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Iba po yung mindset, mga minamahal. Iba po yung setup ng isip ni King David. Ayaw niyang mag-offer ng anumang handog na wala pong value. Gusto niya mabigat yung timbang, mabigat yung halaga ng kanyang paghahandog. Dahil hindi siya naghahandog sa tao, hindi siya naghahandog sa mayor, hindi siya naghahandog sa gobernador. Ang kanyang hinahandugan ay hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. So ibig sabihin, once na mag-offer tayo ng anumang offer, ng anumang handog sa mahal na Panginoon, tiyakin natin ng iyong handog na yon ay espesyal at meron pong halaga. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ito pong time na ito, mga minamahal, nagalit ang mahal na Panginoon kay King David. Kaya nga sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, inutusan si Prophet God, ang pangalan ng propeta ay God. Inutusan niya yung propeta at sinabi ng mahal na Panginoon kay Prophet God, pumunta ka kay David. Sabihin mo kay David na maghandog siya sa akin ng handog na susunugin, pangkapayapaan. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, offer for reconciliation ba? Sapagkat ang mahal na Panginoon ay nagkaroon, nag-alab ang galit ng mahal na Panginoon kay King David, sapagkat si King David ay gumawa ng mabigat na kasalanan. Ano ang kasalanan na ginawa ni King David? Yung kasalanan na ginawa ni King David, mga minamahal, siya po ay nagsensos ng buong kalupaan ng Israel. Sensus ba? Headcount. Binilang niya yung dami ng tao ng Israel. Inutusan niya yung kanilang general, yung kanyang mga sundalo na libutin, ikutin ang buong bansa ng Israel at bilangin ang dami ng tao. Yun po'y mga minamahal, decision lang ni King David. Hindi po siya sumangguni sa ating mahal na Panginoon na Lord. Tama ba itong aking gagawin? Mahal na Panginoon, kalooban mo ba ang gagawin kong ito? Hindi na po nagtanong si King David sa mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mga minamahal, in all thy ways, acknowledge Him sa lahat ng ating gagawin. Ano man ang ating plano, ano man ang ating desisyon. Mga minamahal, pupunta tayo sa lugar na ito. Mga minamahal, we need to acknowledge the Lord in all our ways. Kailangan i-acknowledge natin sa mahal na Panginoon. Huwag yung decision agad-agad na hindi tayo nagpipray. Huwag magpaplano ng anumang plano na hindi po tayo nananalangin. Gusto mo mag-asawa? Amen. Eh mag-pray ka sa mahal na Panginoon. Lord, kalooban mo na ba ito? Itong sister na ito, ito ba yung kalooban mo? Baka kalooban ko lang. Itong brother na ito, mahal na Panginoon, ito ba yung kalooban mo? Eh baka kalooban ko lang. So kailangan, mga minamahal, palaging may palaman ng mga pananalangin. Ano man yung mga desisyon natin, ano man yung mga plano natin, kailangan palaging may prayer. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord.
Si King David nagkamali dahil sa po yung nagdesisyon, ng desisyon lang niya, sa inagplano ng kanya lang. Kaya nag-alab, nagalit ang mahal na Panginoon kay King David. Kung babasahin mo yung whole chapter ng mga minamahal, 2 Samuel chapter 24, libo-libo ang namamatay sa loob ng isang araw. Nagpadalang mahal na Panginoon ng anghel, nagkaroon ng matinding salot sa ibabaw ng lupa, libo-libo ang namamatay araw-araw. Amen. Nasaktan si King David sa nangyari. Siya po'y nagsisi. Humingi ng tawad sa mahal na Panginoon. Sa bigat ng kanyang kasalanan, mga minamahal, pinadala ng mahal na Panginoon si Prophet God. Pumunta kay King David. Kinausap siya. Bumili ka ng lupa. Magawa ka doon ng altar. At maghandog ka sa akin doon ng handog na pangkapayapaan. Kaya ang ginawa ni King David, lumabas siya sa kanyang palasyo. And then, mga minamahal, nakita niyang isang magandang lupa na pag-aari ni Arauna. Si Arauna, mga minamahal, isang Sibusyo, yung giikan na yon ay pag-aari ni Arauna. Mga minamahal, tinanong ni Arauna, mahal na hari, ano ang iyong sadya? Sabi ng haring si David, ang lupang ito ay nais kong bilhin dahil gusto kong gumawa dito ng dambana ng altar at doon ako maghahandog ng handog na pangkapayapaan. Amen. Andyan pa ba kayo, minamahal? Everybody shout praise the Lord. Kaya, ang sabi mga minamahal ko ni King David o ni Arauna, sabi niya, mahal na hari, kung ito'y iyong kailangan, ibibigay ko sa iyo ang lupang ito nang walang bayad. Magdadagdag pa ako ng baka at ang mga yogo ng bakang ito ay idaragdag ko pa upang gamitin mong panggatong sa iyong paghahandog. Amen. Napakagandang offering ni Arauna. Everybody shout praise the Lord. Gustong-gusto ni Arauna na pagpalain siya, kaya siya nagbigay mga minamahal para sa mahal na Panginoon. Ngunit alam po ninyo, anong sabi ni King David? Hindi ako tatanggap, hindi ako mag-aalay ng anumang alay sa Panginoon na walang halaga. Kaya yung libre sana, yung ino-offer ni Arauna na ibibigay ang lupa ng walang bayad, baka na walang bayad, panggatong na walang bayad, hindi po yun in-accept ni King David. Mga minamahal, ang sabi niya, lahat ng gagamitin ko sa aking paghahandog sa Panginoon ay gusto ko na merong bayad at merong halaga. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi niya, I cannot offer anything that cost me nothing. Ayaw kong maghandog ng anumang handog na walang halaga. Ganun po dapat ang mentalidad ng mga Kristiyano. Every time na nag-worship tayo, gawin po nating mahalaga yung pagsamba natin. Amen. Amen. Kagaya nga po ng sinasabi ng ating beloved pods, ang sabi niya, every time na siya'y tumutugtog siya, ibinibigay niya yung the best niya sa mahal na Panginoon. Every time na tumutugtog siya, tutugtog siya ng Linggo, ibinibigay niya yung the best niya sa mahal na Panginoon. Tutugtog siya ng Merkules, ng Biyernes, kung tutugtog siya, ibinibigay niya yung the best niya sa mahal na Panginoon. Ano pong ibig niyang sabihin? Sabi niya, bakit ko binibigay yung the best ko sa mahal na Panginoon? Dahil hindi ko alam kung bukas makakatugtog pa ba ako. Siyempre, hindi natin hawak ang buhay natin. Hindi natin hawak ang hininga natin. Everybody shout praise the Lord. Malakas tayo ngayon. Bukas hindi natin alam kung buhay pa ba tayo. Yun pong ibig sabihin niya. Kaya every time na siya'y tumutugtog, ibinibigay niya yung the best niya sa mahal na Panginoon. Dahil baka bukas, hindi na siya makatugtog. Kagaya ng pagsamba natin, mga minamahal, habang may panahon pa tayong sumamba, sumamba tayo ng sumamba. Habang may oras pa tayong magpuri, magpuri tayo ng magpuri. Habang may panahon pa tayo para manalangin, manalangin tayo ng manalangin. Habang may oras pa tayong gumawa, gumawa tayo ng gumawa para sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil baka wala ng panahon at oras na tayo po ay gumawa. Amen. Kagaya ng pagkakatipon nating ito, maniwala kayo, darating ang araw, hindi na tayo bibigyan ng pagkakataon na magkatipon ng ganitong pagkakatipon. Niyang pagdala ng Biblia ay ipagbabawal. Niyang pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Pag-awit ng mga makalangit na awitin ay ipagbabawal yan ng gobyerno. Tayo po'y babalik sa panahon ng mga apostoles. Amen. History repeated itself, mga minamahal. Yung history sa panahon ng mga apostles, mauulit yan sa ating panahon ngayon. Ng mga apostles, sila po'y nagtatago sa mga lunglungib, sa mga bundok, mga minamahal. Sila po'y nagtatago doon, sila sumasamba. Dahil ang sino mang tumatawag sa pangalan ng Panginoon sa kanilang panahon ay hinuhuli at pinapatay, pinaparusahan. Kaya sa panahon natin ngayon, yan ay mangyayari din. Ay habang may time pa, mga minamahal, bigyan natin ng halaga yung oras at panahon ng pagpupuri na ibinibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Amen!
Para sa mga taong unbeliever, mga taong walang pananampalataya, itong ginagawa natin, minamahal para sa kanila, wala itong halaga. Para sa kanila, wala itong silbi. Para sa kanila, wala itong kwenta. Para sa kanila, nagsasayang lang tayo ng oras. Pero para sa atin, ang pagsamba natin ay napakahalaga. Para sa atin, ang pagpupuri natin ay mahalaga. Dahil dito tayo humuhugot ng panibago nating kalakasan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Isipin ninyong mabuti kung wala nang gawain. Hige nga, picture out natin. Wala nang gawain, Miyerkules. Wala nang gawain, Miyerkules. Biyernes, wala nang gawain. Linggo, wala nang gawain. Wala nang live webcast. Amen. Di ba nakakalungkot? Iisipin pa lang natin, nakakalungkot na kung walang gawain ng mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Dahil darating po yung time na yan, darating pong pagkakataon na yan, na ipagbabawal yung ganitong mga gathering. Sinampulan lang tayo noon, pero yung susunod, talagang ipagbabawal na yung ganitong pagkakatipon. And ay sinabi mula sa bibig ng ating beloved Mama Dear, na darating ang araw, minamahal, kayo magdadaos ng gawain sa sarili ninyong pamamahay. Kayo sasamba sa sarili ninyong pamamahay. Ikaw ang magtuturo sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa buong mong pamilya. Bakit? Wala nang gawain. Amen. Iyat, bigyan natin ng halaga. Yun po ang ibig sabihin ni King David. I will not offer anything that cost me nothing. Gawin po nating mahalaga yung every time na tayo po'y dumadalo, dahil hindi natin alam kung bukas baka wala na pong gawain ng mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Kahit maliit lang, ang mahal na Panginoon, hindi naman siya nag-expect ng bagay na wala sa iyo. Hindi niya in-expect kung anong wala sa iyo. Ang in-expect ng Panginoon, kung ano lang ang kaya mo, kung ano lang ang nasa iyo, yung wala sa iyo, hindi yan in-expect ng Diyos. Bakit siya mag-expect ng isang bagay na wala naman sa iyo? Yung in-expect ng Diyos, kung ano lang yung nasa iyo, kahit gaano ang kaya mong ibigay, basta't kaya mo, ibigay mo sa mahal na Panginoon. Tingnan mo yung babaeng bao. Yung babaeng bao, mga minamahal, ikumpara mo doon sa mayaman na naghandog. Yung mayaman na naghandog, malaki ang kanyang inoffer, malaki ang kanyang hinulog sa offering cloth sa kaban ng yaman. Pero ikumpara mo doon sa mga natitirang pera sa kanyang bahay, siguro nagbigay siya ng 500,000, 1,000,000. Pero yung natitirang kayamanan sa bahay niya, 100,000,000, mga minamahal, katiting barya, maliit na halaga yung kanyang ibinigay. Amen? Pero para sa atin, malaki na yun. Siyempre, mayaman, magbibigay ng malaki. Pero yung babaeng bao, wala siyang asawa, wala siyang anak, wala siyang source of income, walang taong bumubuhay sa kanya. Pero sabi ng Biblia, ibinigay niya ang lahat ng saganang nasa kanya. What is, mga minamal, 2 mites? Sa Tagalog, 2 lipta. Ano po yung 2 lipta? Napakaliit niyan, ikumpara, mga minamal, sa binigay ng mayaman. Pero tinanong ng mahal na Panginoon ng mga apostoles, sino sa kanila ang nagbigay ng higit? Ang sabi ng apostoles, Panginoon, yung babaeng bao. Dahil ang babaeng bao, nagbigay ng lahat ng saganang nasa kanya. Wala siyang itinira. Hindi niya inisip yung sarili niya. Paano yung pagkain niya? Paano yung pangangailangan niya? Hindi niya inisip paano yung bukas? Paano yung mamaya? Mga minamahal, in-express ng babaeng bao yung desire ng kanyang puso na Lord. Kahit wala ako, mahal na Panginoon, ibibigay ko sa iyo kung anong nasa akin. Dahil alam ko, mahal na Panginoon, anumang bagay na ibibigay ko sa iyo ay kaya mong ibalik ng doble, mahal na Panginoon. Dahil sa iyo walang imposible. Dahil sa iyo walang mahirap. Amen? Sabi ni King David, I cannot offer anything that cost me nothing. Huwag tayong maghandog, mga minamahal, ng anumang handog na para sa atin ay walang halaga. Isipin natin, every time we offer, mga minamahal, isipin natin ang handog na ito ay mahalaga para sa akin. Ibibigay ko ito sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, last initial observation natin. Ang sabi rito, the true worshiper worshiping the Lord even in the midst of affliction. Yung totoong mananamba, yung true worshiper, sasamba pa rin yan sa mahal na Panginoon kahit ano ang kalagayan niya sa buhay. Kahit anong nararamdaman niya sa kanyang puso, nasasaktan siya, nagdadamdam siya, nalulungkot siya, ano man ang kalagayan niya sa buhay, nawalan siya ng mahal sa buhay, mga minamahal, hindi yun magiging hadlang sa mga totoong mananamba. Sasamba pa rin tayo sa mahal na Panginoon dahil alam natin yun ang kabusugan ng ating mga kaluluwa. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Si Job,
Amen si Job, mga minamahal, in chapter 1, verse 20 and 21. Basahin natin ang huling talatang ito, mga minamahal. At tayo po'y aawit na sa mahal na Panginoong Jesus. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa aklat ng Job, talata 1, kabanata 20, hanggang 21. Nang magkagayoy bumangon si Job, at hinampak ang kanyang balabal at inahitan ang kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. 21 at sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Everybody shall praise the Lord. Tingnan mo yung isip, yung puso ni Job, mga minamahal. Talagang, mga minamahal, ibinigay niyang buhay niya sa mahal na Panginoon. Halos lahat nawala sa kanya. May natira sa kanya, asawa lang niya. Amen. Nawala yung mga anak niya, lahat ng ari-arian niya, sabay-sabay na nawala. Yung 10 niyang anak, sabay-sabay na nawala. May natira sa kanya, asawa niya. Yun pang ginamit para i-persecute siya. Mga minamahal, ang sabi niya sa misis niya, sabi ng misis, Job, sumpain mo ang Panginoon. Dahil sa nangyari sa iyo, sumpain mo ang Panginoon. Ang sabi ni Job sa kanyang misis, marunong lang ba tayong magpasalamat kung tumatanggap tayo ng biyaya? Kapag pagsubok na ba ang ating naranasan, hindi na ba natin kayang maghayag ng pasasalamat at mapuri sa mahal na Panginoon? Ibig sabihin, mga minamahal, yung pagsamba natin sa mahal na Panginoon, hindi lang tayo sasamba sa Kanya dahil sagana ang buhay natin. Hindi lang tayo sasamba sa Kanya dahil maayos ang ating kalagayan. Anuman ang ating sitwasyon, hindi po yan pwedeng maging hadlang para purihin natin ang mahal na Panginoon. Si Job, nawala sa kanya ang lahat. Sabi ng Biblia, hinapak niya ng balabal ang kanyang likod. Siya'y nag-ahit ng buhok sa kanyang ulo at dumapa, mga minamahal, para sumamba at magbigay papuri. Ang sabi niya, ako'y natao, ipinanganak akong wala at babalik ako na walang dala. Sa inataong walang dala, babalik na walang dala. Ngunit mga minamahal sa kaluhilian, sabi niya, sambahin ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. The true worshiper worshiping the Lord even in the midst of affliction. Sasambahin pa rin natin ang ating mahal na Panginoon. Kahit napakaraming hadlang, hindi tayo papayag na hadlangan tayo ng pagsubok para purihin ang mahal na Panginoon. Hindi tayo papayag na hadlangan tayo ng problema, mga minamahal, para purihin ang mahal na Panginoon. Patuloy nating gagawin ang inaasam ng ating mga puso na magbigay papuri sa ating buhay na Diyos. Sa oras dito, yawitan natin ang mahal na Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hindi kami magsasawa. Mahal na Panginoon, pupurihin ka. Patuloy namin iahayag sa iyo ang nilalaman ng aming mga damdamin. Magbibigay papuri sa iyo. Ginto sa napi. Wala kami, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit narito ang aming buhay. Narito ang aming kalakasan, mahal na Panginoon, upang magbigay po mo kasi. We worship thy name that is Jesus. Hallelujah. Exalt thy name, my God. Purihin ka, 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 purihin ka
sinyal sa buong mundo na ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw na mawala tayo pa. Sa'yo ang ikaw ang ay patuloy na bawal sa mga panginoon. Tapin natin ang presensya ng Diyos. Panginoon, oh Diyos, hallelujah. Tayong mga totoong mananamba, minamahal, gagawin natin ang lahat. Hindi tayo papayag na adlangan ng pagsubok, adlangan ng problema, adlangan ng kahirapan, kawalan. Ipapahayag pa rin natin ang dilalaman ng ating mga puso. Pagka tayong totoong mananamba, kagalakan natin, minamahal, ang magbigay papuri sa mahal ng Panginoon. Kagalakan natin ang umawit sa Diyos. Kagalakan natin ang maglingkod sa mahal ng Panginoon. Tayo po'y manalangin sa ating buhay na Diyos. Hallelujah. Mapagpala naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong mga banal na salita na aming narinig. Mahal na Panginoon, sa oras nito, salamat sa mga pagpapaalala mo sa amin. Salamat sa pagtuturo at pagpapaunawa mo sa amin na kami ang iyong mga tinawag, kami ang mga totoong mga manalamba sa iyo, mga pagsamba na iyong kinalulugdan, mahal ang Panginoon, mga pagsamba na iyong inahanap, o Diyos, dalangin namin, mahal ang Panginoon, likain mo sa aming mga puso ang katapatan sa aming pagsamba, sa aming magpupuri sa iyo, mahal ang Panginoon. Patuloy na aming inaalay sa iyo ang aming buhay, ang aming lakas, ang aming hininga, ang aming tinig, Panginoon, upang purihin ka. Ginto, salapi, wala kami, ngunit ang aming mga buhay ay buong puso naming inaalay sa iyo, mahal na Panginoon. Pagpalain mong bawat iya sa amin, sa pangalan ng Jesus, in Jesus' name, amen and amen. As a point of contact, ipatong natin ang ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawan, may karamdaman, may mga problema tayo, itaas natin ang ating dalawang kamay, mga minamahal, ipanalangin po natin, problema malutas, karamdaman gumaling sa pangalan ni Jesus. Amang banal, Diyos at dakila at mapagpala sa iyo matamis at makapangyarihang pangalan Kristo Jesus. Leading prayer for beloved, honorable pastor, mahal na Panginoon, iunat mo po mapagpala mong kamay, ipatong ito sa ulo ng bawat iya sa amin. Ano mong karamdaman, pagalingin mo, problema, lutasin mo sa pangalan ni Jesus. Cast out right now. Demons of doubts, demons of pride, carnality, stubborn spirit, poverty, begun sickness, be healed. Infirmities cast out sa pangalan ni Jesus. Be blessed in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Tayo po lahat, minamahal ko, ay tumayo. At ipungitas ang ating dalawang kamay. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. And then jump 3 times, express our love to there is Papa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. And I love you, there is Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian po, at pagsamba ay nauukol po lamang sa ating buhay at mapagpalang Diyos. Purihin at luwalhatiin po ang ating mahal na Panginoon. Salamat po sa matamis na presensya.
ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin at ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Lubi ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Additional natin pong mga announcement. Yung ating mga regular services, mga minamahal, sa oras na ito, o sa mga panahong ito, ay ganun pa rin po, mga minamahal, every Wednesday. Ang ating pong banal na gawain ay huwag po nating kalilimutan, ating Friday, overnight prayer po natin. Araw ng Linggo ay ganun pa rin po yung ating mga oras, mga minamahal. This coming Wednesday, mga minamahal, maghintay po tayo ng ating announcement mula po sa ating beloved ordained preacher, loobin ng mahal na Panginoon. Baka po maibalik na po sa normal yung ating banal na gawain sapagkat mga minamahal, this coming August 16 ay MECQ na po, mga minamahal. Balik na po tayo sa normal. Sana po yung ating mga kapatiran, dahil alam ko po marami na po tayong mga kapatiran na sabik na po sa pagdaos, ang ating banal na gawain na nandun lamang po sa kanilang mga bahay. Kaya ito po'y bunga na po ng ating mga panalangin. Sana po ito ay tuloy-tuloy na po, mga minamahal, na maibalik na po sa normal yung ating pagdaos ng ating banal na gawain. Kaya i-update na lamang po kayo, mga minamahal. Patuloy pong makinig sa ating mga announcement para po, mga minamahal, just in case na ipahintulot na po ito, ay patuloy po nating magdadaos po tayo ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya huwag po tayong maghimagod sa paglilingkod. Patuloy po tayong dumalo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Mga minamahal, patuloy po tayong magtapat yung mga offering po natin. Mga minamahal, ating mga tithes and love offering natin. Kung sakasakaling, mga minamahal, meron pa kayong ipagkakaloob sa gawain ng ating mahal na Panginoon, ay pwede po ninyong mga minamahal ipadala na lang sa mga Blue Wheeler, mga Palawan Pawn Shop, mga minamahal, para po patuloy po tayong makapagbigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Matugunan po ang pangangailangan ng gawain ng ating buhay na Diyos. At wala naman po tayong iba pang mga announcement, mga minamahal. Praise the Lord. Tayo na lamang po'y dumako sa ating closing prayer, mga minamahal. Akin pong binibigay ang buong-buong pagkakataon sa ating beloved brother Nito, mga minamahal, para sa ating closing prayer. Tayo pong lahat ay tumayo. Ipabaon ng Panginoon ang kagalakan, kapayapaan sa ating mga puso at sa ating kaisipan. Mag-ingat po tayo sa pagsakay, sa pagtawid, at makarating po tayong ligtas at payapa sa ating pong mga kanya-kanya mga tahanan. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal. Hallelujah. Jojo Oban, magkakasabok tapos ng kambuta. Halang doon balaan Diyos, Panginoon ginunintak na magkabasalamat kami. Diyos, yung magkaayo na kami aniya, nakahimo, hugino, pagsamba, kanimuning adlawa, nga wali hadlang, wali bawag, mga problema. Ikaw ang Diyos, nga magkasimba, hallelujah, nga buhi. Hallelujah, ginong Diyos, bisan pa sa mga webcast, God, ikaw magpanalangin. Hallelujah, bisan pa ginoo, sa mga paghatag, pasalamat, kadaugan. Hallelujah, ikaw ginong magpanalangin. Sa mga pagbibigay, ikaw magpanalangin, magabuhos sa panalangin, tambuan, magabubo, mandagayang yod. O bisan pa pulong ng Diyos ay mag-alaga sa mga taliwala, Ginoo. Gabayan sa among pagpangalaga, sa among pagpaabot, na kinigino maghatag kaligoon ka na si Kaibalu. O, oh, hallelujah sa mga, hallelujah, nintak na ikaw, Ginoo, magpanalangin ka naman si Manaha. Hallelujah, hallelujah sa among pag, hallelujah sa mga, hallelujah sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, hallelujah. Praise the Lord, we love you so much, sir.